ibabami yan, babalutin kita niyan. Tumigil na nga kayong dalawa. Pag hindi kayo tumigil, wala akong sasama sa inyo. Ano ba ang sinasabi mo? Isa sa mga taong ko si Pedro. Kaya daw niyang hulihin si Super D para sa'yo. Paano? Paano ang gagawin niya? Wala na natin mga detalye sa mga bata ko sa Luweta. Just remind you, I am doing your job. This will cost you. Name your price. Ako na ang magiging pinuno ng buong organisasyon pagkatapos ng lahat ng ito. Okay, walang problema. Basta't kinakailangan, pag nahuli niyo siya, ibigay niyo siya sa akin. Ako ang tatapos sa kanya. Deal? Alam mo, galit bata sa akin nanay mo eh. Eh, kasi po parang ayaw niya lang po na nag-aaway kayo ni Tito Tony dahil sa kanya eh. Pero wag po kayong mag-alala, Tay. Ako pong bahala sa inyo. Tutulungan ko po kayo pagdating niya. Oo, oh, talaga? Opo. Ayaw man may tutulong sa akin, anak eh. Siyempre, Tay. Partners po tayo, di po ba? Paano mo lang ako tutulungan? Ah, eh madali na po yan. Malakas po ako dyan kay nanay. Kaya po, pakikiusapan ko po siya na kayo po ang piliin. Kayo po yung isama sa premier night. Oo? Oh. Opo. Gusto ko yan. Pero, huwag mo siyang kukulitin ha. Baka lalong masarap pa sa atin yan eh. Okay po tayo. Ako pong bahala. Mukha namang hindi na galit yung nanay mo sa akin eh. Tignan mo, nakangiti na. Ay nako, Dodong. Ikaw ba naman magpatugtugan? Napakalakas ang music kanina. Nagustuhan mo. Siguro kung wala dito si Tony eh, ako na talaga yung pinili mo para mag-slow dance. Slow dance agad, slow dance agad. Ako pa may gustong slow dance ka. Malay mo naman, di ba? Hindi pa pwede. Buwisi talaga yung Dodong na yan, no? Panira ng plano. Teka, huwag mo sabihin, naisipan din ni Dodong na imbitahan si Nicole sa premiere night. Ano pa ba? Unbelievable. Teka lang, ganun sasama si Nicole? Wala pa. Sinabi niya sa amin na pag nakita na naman niya kami nagtatalo ni Dodong, wala siyang sasamahan sa aming dalawa. That's it. Just play it cool, okay? Be the bigger person. Sooner or later, kapag nakita ni Nicole yun, sa'yo sasama si Nicole. Well, dapat lang. Kasi hindi ko hayaan na sirain lang ng Dodong na yan ang lahat ng pinagpaguran ko. Ang dami ko na kaya nagawa para kay Nicole. Went to great lengths para mapaghiwalay silang dalawa. Tapos ngayon, makikita akong okay na naman sila. Kasi hindi nakikita ng mga taong to kay Dodong. Dodong is no good for Nicole. At ako, lahat ginagawa ko para mapasaya siya. Then do everything you can. Kapag sa'yo sumama si Nicole sa premiere, at kapag nagawa mo yon, we're back in the game! Wow. Such powerful advice. Amazing. I know. Thanks. Yun na nga ho yun talaga eh. We all want the best for Nicole and Dennis. Kaya nga ho, talagang kailangan talagang silang umalis papuntang Amerika as soon as possible time. Well, yun naman talagang ginagawa niya ngayon. That's why she has those review classes, di ba? Alam niyo naman ho, this process could take about 6 months to 1 year kung malas-malasin. Pero may possibility din ho na hindi makapasa si Nicole sa exam. Kaya I'm offering Nicole another way in. Ito ho, sigurado tayo dito. Fiancé visa. I don't see nothing wrong with that.
basta mas mabilis. I mean, mabilis siya at sigurado. That's a good option. Yun na nga ako yung sinasabi ko kay Nicole, pero parang ayaw niya itong option na to. Kaya nga ako kinakausap ko kayo ngayon. Tingin ko naman na mako-convince niyo siya para huto sa ipabuti nila. Hayaan mo, Tony. Kami na ang kakausap kay Nicole. Seryoso, ma? Gusto niyo i-consider ko yung offer ni Tony na fiancé visa? Kinuusap ba kayo ni Tony tungkol dito? Hindi naman, Nicole. Nabanggit lang niya. And your dad and I thought it would be the best option. Wala namang mali if you consider it, di ba? Ma, unang-una, hindi ko naman po fiancé si Tony. Pangalawa, ito po ba talagang pag-uusapan natin ngayon? Okay, okay. I get it. Let's talk about your application. Diba sabi mo last week, ipapasa mo lang yan para ma-process na yung papers mo? Opo, ma. Oh, nagawa mo na ba? Medyo busy po kasi ako ngayon eh. Anong busy? Kailangan mo lang i-email yan, Nicole. Ay nako, I suggest gawin mo na yan, pasa mo na para maaga pa lang ma-process na ang papers mo, alright? Sige, ma. Kailangan ko na po magpahinga, ha? O, sige. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng kausap, ha? Okay po. Nicole, tulong ko para sa pag-aaral ni Dennis. Muli man at magaling, makakabawi pa rin. Sana, Nicole, makabawi ako. Okay, salamat sa tulong mo. Kung nagustuhan naman ni Nicole yung ginawa natin. Okay, sabi ko naman sa'yo eh, Idol. Ano ka ba? Pagdating sa style, eh magtiwala ka din sa akin. Sidekick mo din ako dyan. Alam mo, natutuwa na ako kasi unti-unti nang nagiging maayos yung pakikitungo sa akin ni Nicole eh. Wala pa man, pero kahit pa paano, pakiramdam ko lang ha. Mukhang magiging maayos ang lahat pagdating sa pamilya ko. Sus! Hello, Dennis. Super D, pasensya na po kung medyo makulit lang. May balita na po ba kayo tungkol kay Peter Parker Gang? Hindi ko pa kasi sila nakakaharap eh. Ikay, hindi ba daw ulit nakakaharap ni Super D yung Peter Parker Gang? Matay ko pa siyang makausap, Dennis. Super D, kailan mo pa ba matutulungan yung tatay ko? Malapit na, Ikay. Kapag nakaharap ko sila ulit, sisiguraduhin kong hindi na sila makakataka sa akin. Si tatay po kasi, Super D, dumalo po kami kanina ni nanay. Tapos, bugbugsarado po yung itsura niya. Hindi ko na po kaya makita ganun si tatay. Natatakot po kasi ako na sa susunod na dalaw namin. Baka kung ano pong maabutan namin ni nanay. Kaya sana po, matulungan niyo na talaga kami, Super D. Patawarin mo ako, Ikay. Kung dati ko pa nahuli ang Peter Parker Gang na yan, hindi sana nangyari ito kay Kokoy. Kapit lang. Ililigtas ko rin ang tatay mo. Naaawa po kasi ako kay Ikay eh. Alam ko po na mahirap ito para sa kanya. Parang ganito na rin po yung naramdaman ko dati nung nakakulong po kayo. Gusto ko po kayong tulungan, kaso po, naman po alam kung paano. Kaya, sana po, matulungan na po ni Super D yung tatay ni Ikay. Ganun lang siguro talaga, anak. Sa tingin natin, madali lang para kay Super D yung ginagawa niya. Bilang superhero. Pero nahihirapan din pala siya. Pero sa tingin ko naman, anak, ginagawa niya naman ang lahat para matupad yung mga pangako niya. Alam ko naman po yun, Tay. Alam? Oo po, Tay. Naisip ko na rin po yun eh. Alam ko po, mahirap din po yung trabaho ni Super D. Pero may tiwala po ako sa kanya. Alam ko po kahit anong mangyari, tutuparin po niya yung mga pangako niya. Paano ka naman nakakasiguro? Eh si Super D po yun eh. Naniniwala po ako sa kanya. Para sa inyo po,
naniniwala po ako sa lahat ng mga sinasabi niyo. Salamat, anak. At saka po, Tay, bago pa naman po ako maniwala kay Sir Pedro, naniwala po muna ako sa inyo. Alam niyo nga po, Tay, yung nililipad niyo po ako na parang si Super D, hindi po ako natatakot. Kasi alam ko pong hindi niyo ko bibitawan. Ganun po kong magtiwala sa inyo. Halika nga dito. Alam mo, anak, katulad ni Super D, tutuparin ko yung pangako ko sa'yo at tutuparin ko rin pangako ko sa nanay mo. Okay lang yan, sige. Ulit lang ng ulit. Kaya yan. Oo nga, Idol. Idol, ano ka ba? Kabuhok na lang yung makukuha mo na eh. Ha? Hindi naman totoo yung sinasabi mo, Michael. Oo, tama yan. Makukuha mo rin yan. Ulit-ulitin mo lang. Sige lang. Sige, Dodong. Bakit kasi hirap-hirap gawin ito? Dodong. Kailangan kasi, katulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, alisin mo lang. Ang alin, Sir Pablo? Yung bigat na nararamdaman ko? Hindi naman kasi gano'ng kadali yun eh. Hindi nyo naiintindihan yung sitwasyon ko. Mahirap. Mahirap para sa akin. Dahil hindi ko natutupad yung pangako kong tulong sa anak ko. Sa pamilya ko. Kahit sa kaibigan na anak ko, hindi ko magawa. Kaya nga na tayo nag-iensayo eh. Sa anak mo, sa pamilya mo, ginagawa natin ito. Hindi ganun kadali yun, Sir Pablo. Nakita niyo namang ginagawa ko lahat. Pero puro kapal baka nangyari. Alam mo, sa nakikita ko ngayon, dalawa lang ang pupuntahan yan eh. Gusto mo na sumuko o gusto mo ituloy. Ngayon, ano ba talaga? Ha? Kasi parang yun talaga ang pupuntahan nun eh. Ayaw mo na eh. Gusto mo nang sumuko. Ano? Hindi ako susuko. Sa ipinapakita mo sa akin ngayon, parang ayaw mo na eh. Kasi ayaw mong pumalya. Dahil paulit-ulit na lang ho kasi. Kung sarili ko lang ang nadadamay dahil sa kapalpakan ko, okay lang. Pero kung lahat po ng tao na kapaligid ko nadadamay dahil sa kapalpakan ko, hindi okay yun. Hanggat di ko po nagagampanan ng maayos ang pagiging superhero ko, hanggat hindi ko po nauubos lahat ng krimen dito sa bansa natin, aalis at iiwanan ako ng pamilya ko. Okay lang. Malungkot. Mahirap. Pero hindi yung pinag-aalala ko yan. Naranasan ko lumaki ng walang tatay. Ayokong ganun din ang mangyari sa anak ko. Naiintindihan kita, Dodo. Pero parte ng tagumpay ang kabiguan. Ngayon, kung hindi ka handang mabigo sa harap ng pamilya mo na ilang beses, wala kang karapatang makasama sila sa tagumpay. Sir Pablo, Sir Pablo, baka hindi na ako nakakatulong yung mga sinasabi niyo sa... Pari nga hindi nakakatulong! Huwag kang makialap dito! At kailangan niyo marinig ang totoo. Takot kang pumalya. Takot kang magkamali sa harap ng pamilya mo. Kaya hindi ka umusad-usad. Sa tingin ko, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin sa'yo para matuto kang kontrolin ang paglipad mo. Ngayon, nasa iyo na lang ang paraan. Nasa iyo na lang ang solusyon. Para maalis mo yung lahat ng dinadala mo sa loob mo. Ikay, anong hinihintay mo dyan sa radyo? Kahit anong balita tungkol sa Peter Parker Gang, Dennis, gusto ko malaman agad. Oo nga, no. Tama ka, Ikay. Kapag may nabalitaan tayo tungkol dyan sa Peter Parker Gang, tawagan lang natin agad si Super D. Naalala mo, Dennis, dati nung sinubukan ka namin sa Manny Boyet para makadalo ka sa tatay mo? Oo, Ikay. Pero pinaliwanagan ako ni tatay na huwag na huwag ka na daw ulit gawin yun eh.
Eh, teka. Ano bang gusto mo sabihin? Sa tingin mo, Tito Mario, miyembro po ng Peter Parker Gangster sa kumpanya. Paano niyo naman po nasabi yan, ma'am? Pakiramdam ko lang po. Hapo, nakahudi din po siya eh. Ano naman pong gagawin niya dun sa may iskinita ngayong gabi? Pwede po bang ipalam niyo sa ating mga tagapakinig ang lugar kung saan niyo nakitang lalaki pinaghihinalaan yung miyembro ng Peter Parker Gang? Dito ko po siya nakita sa ABC Building, dun po sa may kanto ng Makiling Street. Makiling Street? Di ba malapit lang yun dito? Oo, Dennis. Kaya nga dyan ako pupunta eh. Ikay! Eh, hindi naman sigurado yung tumawag na miyembro ngayon ng Peter Parker Gang eh. Kahit na, mas mabuting nandun ako. Kung sakaling umatake sila, makakatawag ako ng pulis. Ikay, hindi mo alam yung sinasabi mo. Mas mabuting tawagan na lang natin si Sir Pwede para siya na lang mag-check dun. Pasensya na, Dennis. Pero hindi ko na mahihintay si Super D. Kailangan may magawa din ako para kay tatay. Ikay! Ikay! Idol, eh, ayoko nang dagdagan yung problema mo, ha? Eh, katetext lang ni Moby, oh. Oh, ano raw? Eh, kasi raw, naubos na raw ng Peter Parker ang lahat ng listahan ng condominium na pasok dun sa modus nila. Oh, eh, paano na yan, Idol? Paano natin malalaman yung magiging next target nila? Hindi pwede yan, Michael, eh. Kailangan natin sila mahanap. Kailangan ko matulungan si Kukoy. At mapigilan yung Peter Parker Gang na yan. Uy, ba? Tetext pa mo. Si Dennis. Sagutan mo. Hello, Dennis. May problema ba? Meron po, Sir Pwede. Magkasama po kasi kami ni Ika'y makinig ng balita sa radyo. Tapos, meron pong nagsabing may nakakita na daw po sa Peter Parker Gang. Tapos, nung nalaman po ni Ika yung lugar, pinuntahan niya po ito. Eh, hindi ko naman po siya pwedeng pabayaan, kaya susundan ko po siya ngayon. Ano, Dennis? Delikado yung ginagawa ninyo. Mabuti pa umuwi ka na. Ako na ang bahala kay Ikay. Sabihin mo lang sa akin kung saan sa pupunta. Ah, doon po sa ABC Building, Makiling Street. Pero Super D, pasensya na po ah. Hindi ko po kasi kayang iwanan si Ikay. Kaibigan ko po siya, kaya susundan ko pa rin po siya ngayon. Basta po, mag-iingat na lang po kami hanggang sa makarating kayo. Sige, sige. Basta papunta na ako dyan. Ikay! Kailangan na nating umuwi. Tinawagan ko naman na si Super D. Maparating na yun. Kung nandito lang talaga yung Peter Parker Gang, malamang dyan lang sila papunta. Iyan na kasi ang mataas na building banda rito eh. Okay, sige. Pero kailangan pa rin nating umuwi. Total na sabihin ko na rin naman si Super D eh. Pero kailangan kong magbantay dito, Dennis. Kung nandun lang yung mga salbahin yun, dapat hindi na sila makatakas. Hindi ko haya ang mangyari yun, Ika. Super D! Alam ko gusto mong tulungan ang tatay mo. Pero sigurado rin akong ayaw niyang mapahama ka rin. Uhulihin ko na talaga yung Peter Parker Gang ngayon ngayong gabi. Tiwala lang tayo sa kanya, Ikay. Sige po, Super D. Halikayo. Diyan muna kayo magtago sa baba. Huwag kayong lalabas at hindi ako bumabalik. Pedro! Super D! Ano pa hinihintay mo?
Kayo na bahala dyan, ha? Natatagalan si Super D. Bukang nandyan na ata yung Peter Parker gang. Siguro nga, Ikay. Kasi, kung wala, edi malamang kanina pa bumalik yun. Tapos na maliligayang araw niyo, Peter Parker gang. Sino na dyan? Tumawag ka ng polis. Kunin mo na yung cellphone. Dito ka lang ha. Huwag ka lalabas. Anong ginagawa mo dito, bata ka?